kasi Bilu Center is a large shopping outlet dito sa Israel. Hi everyone and welcome back to the Holy Land Travelers channel. I am Shala. So for this video guys, mag-haul tayo. That's yes, this right. Video is another haul video kasi last Saturday, gumala po ako kasama ang sensor team. So shout out sa inyo Banot. So ayun nga, pumunta kami sa Bilu Center doon sa Rehovot. And nakabili kami doon ng mga mumurahing items lang naman kasi Bilu Center is a large shopping outlet dito sa Israel. So kung nandito kayo, alam nyo na yan. And kung gusto nyo pumunta doon, so sasakay lang kayo ng Sherut or ng FX doon sa Central Bus Station. So yung fare po kapag Sabado is 30 shekels. So maganda kayo ng 60 shekels back and forth. And kung kayo naman ay magpapapackage or magpapadala ng kahit ano mula dito para sa inyong pamilya back there in the Philippines. So recommended po talaga na pumunta kayo doon. Maganda lang kayong sasabihin natin 300 shekels. Marami na kayong mabibili kung mga damit yung gusto nyo bilhin ha. So kung sapatos naman, meron ako nabili na 100 shekels. Only and Adidas yung kanyang brand. So kung kayo into all videos guys, then wag na nating patagalin and let's get started. So okay guys, ang unahin natin is this plastic bag from 24/7. And ang nasa loob niya ay merong plastic bag from Renoir. Ayan, so ito muna yung ipapakita ko sa inyo. And nakabili ako nitong black na pang inner kapag winter. So ganyan yung kanyang style. Ayan, mainit yung kanyang tela. And meron siyang ganyang design. Parang ano ba nakalagay dito sa taas? Putol kasi, basta hindi ko maintindihan. Parang KE tapos IT, putol. Tapos sa baba, Rocky 1950s. Nagustuhan ko siya kasi yung kanyang design. Yung dito sa may part ng, ayan, dito sa gitna. So, ayan. And ang presyo niya is 99.90 yung kanyang original price. Pero nabili ko na lang siya ng 20 shekels. O, diba talagang bagsak presyo. So, meron na akong pandagdag na damit, pamalit na damit kapag winter. So, yun yung ating first item. And then, ito, dalawa lang naman yung items na nabili natin doon nga sa Renoir. And ito siya. Ayan. This is a sweater. Sweater ba ang tawag dito? Tama ba? Sweater as well. So, ayan yung kanyang design. Nagustuhan ko siya kasi, ayan, yung design niya dito sa gitna. O, diba? Shining, shimmering, splendid yung kanyang dating. Ayan. Pero yung kanyang design mismo is parang abstract painting yung tingin ko. So, ayan. Ang size nito nga pala guys is 40. So, medyo maluwag siya sa akin. But, okay lang naman kasi ayoko rin naman ng talagang fit na fit ngayon. And, talagang tumaba ako. So, kasi yung dati kong size is 36. So, 38 wala. 40 lang yung pinakamalit nilang size. So, kinuha ko na for 20 shekels lang naman. Diba? Sulit na. So, ito yung ating second item. So, ito na yung item na nabili natin from 24/7. Ayan. Isa siyang jacket. Ayan. O, diba? Ang ganda niya. Perfect siya kapag tag-ulan kasi waterproof yung kanyang tela. And, ang nakalagay is stay cool. Diba? Ang ganda rin yung kanyang kulay kasi combination ng white, royal blue, at saka ng sky blue. Ganda kasi malamig sa mata. And, ang presyo niya ay, wait, so ayan, 169, ayan, 169, tapos naging 30 shekels na lang. And, alam nyo ba guys, meron kasi ako ditong, sabi ko, bakit ganun? Yun dito sa kanyang bulsa, nakatahi kasi yan. So, sinabi ni Ate Chris sa akin na tinatanggal daw pala yun. So, ginupit ko, so ayan, okay na. Okay, next is itong, ayan, from Renoir as well. And, isa siyang coat. So, winter coat. And, ayan. Pasensya na kang gumagalaw. Ayan. Wait lang. So, ganito yung kanyang itsura. O, diba? Mahaba yung pagka-coat niya. And, kulay green yung kanyang kulay. And, mainit siya talaga sa loob. Kasi, meron siyang, pakita ko sa inyo. Yung kanyang, ayan o, diba? Mainit yan. Yung ganitong klase ng fabric na ginamit. So, ang presyo nito is, ayan, 200 shekels. And, nabili ko na lang siya ng 80 shekels. O, diba? Ang mura na talaga. And, ang nagustuhan ko pa dito sa jacket na to ay detachable itong part na to, itong kanyang hood. So, natatanggal yan. Ito, meron siya ditong zipper.
Yan o. So, ayan. Tatanggalin nyo lang siya kung gusto nyo. Kung hindi nyo bet gamitin yung kanyang hood. So, try natin tanggalin. Ayan. Natanggal na yung kanyang hood. Pasensya na gumagalaw yung ating cam. Ayan. Natanggal na natin yung kanyang hood. And this part as well. Ayan, natatanggal din siya. Itong dito sa may kanyang neckline. Huwag na natin tanggalin kasi wala lang. Medyo hindi ko siya bet tanggalin. So, kung gusto nyo bumili ng ganitong jacket for 80 shekels lang, sulit na. At meron pa siyang isang available na color which is maroon. So, kung kayo ay into dark colors, so bumili na kayo. Meron na kasi akong maroon na jacket yung suot ko noong pumunta kami ng Bilo. So, ayoko nang bumili ng parehas na kulay. Kaya binili ko itong green. So, okay. Meron tayo dito ang paper bag from Castro. And ito rin, gustong-gusto ko siya kahit na medyo maluwag siya sa akin. Kasi size ano to eh? Medium. Ay, small pala. Oh, small. Pero ang size ko talaga sa Castro is extra small. So, ito yung kanyang sweater. Diba? Natuwa ko sa kanyang print eh. Add me, follow me, like me. Para siyang Facebook o kaya naman, tawag dito, YouTube. Add me, follow me, or like me. Diba? O, ayan. At ang kanyang presyo is 100 dati. And nabili ko na lang siya ng 30 shekels. So, ayan. Maganda siya kasi yung tela niya, hindi ganun kainit. So, kung nasa Pinas ako, pwede ko itong gamitin kapag taglamig din. So, ayun. Okay, meron pa akong isang item na ipapakita sa inyo. Pero hindi natin siya nabili from Castro. And nabili natin siya from Delta. And ito siya. Ayan. Bra for only 10 shekels. So, kung naghahanap kayo ng mga undies, doon na kayo pumunta kasi meron din doon mga panties na parang 10 for 50. So, maganda siya kasi tingnan nyo. Meron na siyang padding dito. And yung kanyang design, ayan. Ganyan. Ayan o. Ganyan yung kanyang design. And ang presyo nito dati, tingnan natin kung magkano. O, diba? Ang mahal niya dati, 129. 130. Ayan, 130 yung kanyang presyo. And nabili ko na lang siya ng 10 shekels. So, pwede rin siyang gamitin as a swimsuit kung hindi ako nagkakamali. But yung kanyang fabric na ginamit is talagang for undies. And ito na yung ating last item na ipapakita ko sa inyo, guys. Ayan siya. From Adidas. Ayan. So, hindi ko talaga planong bumili nito. But, ayun nga, natuwa kami kasi nga, ang mura niya and super lambot nung kanyang tapakan. Ano bang tawag doon? Basta yun. And magaan yung kanyang pagka-sapatos or yung sapatos niya mismo. So, ito siya. Saan natin talaga? Ito ang natin dito. So, ito yung napili kong kulay. Ayan, kulay blue. And ganyan yung kanyang design. Ayan o. Ganyan. So, bali pasuot lang siya. Bali itong kanyang tali is parang pwede rin naman siyang hapitin para alam nyo yung saktong-sakto lang yung paa nyo. But yun nga, pasuot lang siya dito. And kung makikita nyo, ito yung kanyang brand, Adidas. And ang presyo niya dati is 300 shekels. Ayan, 300 shekels and ayun nga, 100 na lang. And super daming pagpipilian doon kung gusto nyong pumunta. So merong blue, merong black, merong white, merong cream yata, and merong maroon. So maganda rin yung maroon. Actually, si Ann bumili siya ng maroon. And ang isa pang kagandahan nito is itong kanyang dito sa baba. Hindi kayo talaga madudulas kasi tingnan nyo yung design, ayan. And makikita nyo rin dito na meron siyang Adidas na design. Okay, so ayan. Ang size nito is size 37. Kung hindi ako nagkakamali, tama ba? Tingnan natin. Okay, size 7 siya. And ang pangalan niya is Arkin PKW. Ayun yung pangalan nitong sapatos na to. So, tatapusin ko na mga friends yung ating video. I hope nakakuha kayo ng idea dito sa video na to kung saan kayo makakabili ng mga mumurahin at mga bagsak presyong items dito sa Israel. And yun nga, kung gusto nyo bumili ng mga pampadala nyo para sa pamilya nyo sa Pinas, instead na pumunta kayo sa mall, alam nyo yun kasi mahal talaga silang magpresyo, pwera na lang kung sale sila. I recommend you na pumunta kayo sa Bilo Center and open sila kapag Sabado. So, 10 a.m. bukas na sila. So, pumunta na kayo doon, agahan nyo 9, magbiyahe na kayo. Para pagdating nyo doon, bukas na and makarami kayo ng inyong mga bibilhin para sa inyo and para sa inyong mga loved ones as well. And kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa channel na to, then please don't forget to subscribe and I hope nagustuhan nyo rin yung ating video ngayon. And abangan nyo yung ating next video. Kung hindi ko siya magawa this week, gagawin ko siya next week. Actually, meron na akong nagawang
part 2 ng ating Hebrew tutorial, yung ating Hebrew verbs, infinitive verbs ko. So, kung napanood nyo yun, ayun, meron na siyang karugtong and gagawin ko siyang, ayun nga, kung hindi ko siya magawa ngayon, next week. So, I hope abangan nyo yun. And kung hindi nyo pa napapanood yung part 1 noon, and kung gusto nyo matuto ng Hebrew language, syempre, ilalagay ko na lang yung kanyang link down below or dito sa taas. So, ayun, idadagdag ko lang na kung kayo merong mga suggestions, comments, or anything, please comment in the comment section down below. And, ayun, kung nagustuhan nyo tong video na to, then please don't forget to give it a thumbs up. And, thank you so much po sa walang sawang suporta dito sa channel natin. And, I hope makita ko pa kayo next time. Bye! Thank you.